Hello mga kabutingting. Mayroon na naman tayo re-repair na isang Sharp TV. Ano po ito mga kaibigan? CRT TV. Sabi nung mayari, wala daw makuha ang channel. Ngayon, subukan natin i-repair itong Sharp TV na ito. Tingnan natin kung anong naging problema. Kasi wala daw siyang makuha ang channel. Kinabit ko na po yung kanyang antena sa likod. Sa mga kaibigan, yan. Yung antena niya, yan. So, subukan natin i-power. Taksak natin ang sa kuryente mga kaibigan. Tingnan natin kung wala nga makuha na channel. Yan mga kaibigan, saksak natin. Ayan. So, ipa-power natin. Wala daw po yung ano. Yung kanyang ano. Yung kuwan po remote control. So imano-mano mo na lang po natin power na natin mga kaibigan, power natin kung may mag-on siya mga kaibigan. Sandali lang, parang walang power. Lipat natin. Mga kaibigan, lahat ng power yung TV na ito. Ayaw umilaw. So ibig sabihin walang gumagana ng power. Yan, walang pumapasok. Sabi niya walang channel. Hindi naman umilaw. Ayaw umilaw mga kaibigan. Ayun. Susubukan natin ni ay nawawala, nagluloko yung power yun. So ayusin natin mga kaibigan. Tingnan natin ni channel kung may channel siya. Ayan. Meron, kaso namamatay yun, namamatay mga kaibigan. No? Nag-ano yun, nag-horizontal. Lipat natin. Wala rin. Nag-orosyon tayo siya. Yan. Walang makuha mga channel mga kaibigan. Channel 10. Channel 9. Wala. Channel 8. So wala siya masagap mga kaibigan na channel. So patayin mo natin mga kaibigan. Yan. Subukan natin ayusin. Kung ano naging problema ito, buklatin muna natin sa likod. Para malaman natin kung anong naging sira. Mga kaibigan, sandali lang. Tingnan natin sa likod. Buklatin natin. Tinanggal ko na yung tornilyo mga kaibigan. I-open na lang natin. Tanggalin ko na lang muna yung kanyang ano. Yung antena. Yan. Tapos tinanggal ko na yung tornilyo. I-open ko na lang mga kaibigan. Kung anong naging problema nito. Mga kaibigan, tinatanggal ko yung takip para malaman natin mga kaibigan. Yan, tinanggal ko na yung takip. Yan.
Ay, madumi. Sobrang dumi. Yung loob. Ayan. So, lilinisin pa natin mga kaibigan to. Madumi. Yung loob. Siguro, binahayan na ito ng ano. Mga gagamba. Ayun, madumi siya. Oh, daming alikabok. May mga ano ng apis. Tinayihan na ng apis. Matagal na na-stack to mga kaibigan. May mga agyo na. Oh, dami. So, linisin mga nga natin mga kaibigan. Tanggalin muna natin mga alikabok. Para malaman natin kung ang anong kwento, problema. Yan. Linisin ko muna. Para malaman natin kung ano naging problema nito. Yan mga kaibigan. Tatanggalin ko muna. Yan. Linisin ko muna mga kaibigan para malaman natin kung anong problema nitong television na ito. Yan. Maandar naman, kaya lang walang makon channel. Susubukan natin tingnan yung tuner niya. Baka yung tuner niya yung bumigay. Ito po kasi ang tuner niya mga kaibigan ito. Baka may problema na po ito, may tama. Tingnan na lang natin. Kasi ayaw makakuha ng ano channel. Minsan kasi bumibigay na ito, tuner na ito, may nasushorted sa loob. Lalo na pagka tinamaan ng kidlat at nanonood sila kumikidlat, pag tinamaan yung antena ng kidlat na sisira po yung tuner. Hindi makakuha ng channel, kaya ganun. So kung halimbawa yun ang sira, maaaring palitan natin mga kaibigan. Kaya subukan natin palitan mamaya, pero lilinisin ko muna kasi sobrang dumi, malikabok. Ayun, dami alikabok. Tagal na daw na-stack ng mga kaibigan sa kanilang bahay. Almost ano na, 7 years na daw hindi nagagamit. Kasi wala naman daw marunong mag-repair sa kanila. Sa baryo, sinubukan dalhin sa akin, baka sakali. Kasi wala daw nagre-repair. Inalaman niya ako gumagawa at nagre-repair, kaya ganun, dinala niya. Tinanong pa kung mahalang singil ko. Sabi ko, bahala na po kayo magbigay kung magkano ka ako. Yun. Si taga-baryo po siya. Naawa naman ako. Eh, nagsasaka lang daw sila. Yung mga ano, inaanin nila, konti lamang naman daw. Hanggang pangkain lang nila yung kanilang inaani. Halos wala na daw may bili ng ulam. Pagdating na anihan, kasi puro utang, pambayad utang yung kanilang inaani. Yun, hindi na tuloy makabili sila ng ano, tsaka hindi na may pagawa itong tubing ito. Sabi ko, sige, bahala na po kayo magbigay kung magkano lang kako. Pag maayos ko, kasi talagang ganyan ang buhay kako, mahirap. Sabi ko naman, ako naman okay lang. Kahit ano, may trabaho naman ako kako. Regular po yung trabaho ko. Sa isang kumpanya. Sa cable link company. Ay, mga kaibigan, may sideline po ako sa mga ganito, pagre-repair. Kaya, walang problema sa akin. Kung bigyan nila ako ng konti, okay lang. So, i-check natin mga kaibigan kung anong problema nito. Baka muna natin ano, i-testing yung mga ano niya, yung kuwan niya mga kaibigan. Yan,
troubleshoot po tayo. So tanggalin ko muna itong kanyang ano, speaker. Bubunutin ko muna 'yan. Tanggalin ko pati yung ano, yung kanyang ground, mga kaibigan. Ground. Yan, bubunutin ko yung ground niya. Yan. Tapos tingnan natin, mga kaibigan. Yan. Kung ano lang yung problema ng television na ito. Tanggalin ko muna yung ano, mga kaibigan, yung kanyang ano, cord. Yan. Tinanggal ko muna yung cord para mahila. Yan. Mga kaibigan, ito po yung kanyang ano, likod ng ano, PCB board. Yan, mga kaibigan, linisin mo natin kasi sobrang alikabok, madumi, matagal na stock. May mga tae pa nga nang ipis. Yan, mga kaibigan. So palagay ko, wala naman ako nakita ng ano, naging problema dito sa likod. So double check po natin yung ano, yung harap niya, kung may nasunog na ano, capacitor, resistor. Mga kaibigan, tingnan natin. Tingnan natin kung may nasunog. So, palagay ko wala na, mga kaibigan. Yung fuse niya okay naman. Yun, kasi hindi naman magpapower kung sira yung fuse. So, sa mga capacitor, wala namang lumubo. Subukan na lang natin ito, mga kaibigan, yung kanyang ano, regulator IC. Tingnan natin, check natin, mga kaibigan, yung regulator IC ito. Dito yung power supply na pinapasukan ng ano, kuryente. Check natin kung buo. Regulator, ayan siya. Tatlong paa. Mga kaibigan, tester natin. Kung pumapalo yung regulator IC. Mga kaibigan, subukan ko lang i-check kung okay siya. Then, mga kaibigan, ito, tatlong paa. Ayan. Mga kaibigan, pumalo. Yun, pumalo. Sa kabila. Reverse natin. Sa kabila. Reverse. Ay, mga kaibigan, mahirap mag-test ng isang ano, mga kuha ng ano, television, mabusisi.
mga kaibigan. Ayan, good naman mga kaibigan, okay naman. So, buo po, yung tuner na lang pong tingnan natin. Baka may shortage yung tuner. Tuner. Ayan. Tuner testing. Mga kaibigan, okay naman yung palo ng tester. So, buo naman po yung ating tester mga kaibigan. Baka magkano na lang tayo. Resolder, yung hinangin. Yung mga pyesa niya mga kaibigan, kuminsan nadadala rin po sa hinang yung ating ano mga kanya pyesa niya, naglulus minsan capacitor, resistor, yan mga kalimitan po naglulus yun sa mga capacitor. So, i-double check natin mamaya mga kaibigan. Mag-resolder tayo ng ano? Piyesa. Okay naman, di naman siya ano. Wala naman ako nakikitang ng loose connection. Kumaluwag yung mga piyesa. Kasi minsan maluwag yung piyesa. Yan, okay naman, ayun, parang maluwag yung kapasitor. Yun, umuuga mga kaibigan. Umuuga. Ito naman, hindi naman masyadong umuuga. Yun, maluwag. I-resolder natin. Yun. Isa pa, mauga din. Yun. Subukan natin hinangin mga kaibigan. Para malaman natin kung okay na itong tubing ito, i-re-resolder natin. So, hinangin natin mga kaibigan. Kunin ko yung aking panghinang. Ito mga kaibigan, hinangin natin. Mga kaibigan, subukan natin maghinang yung kanyang ano yung mga piyesa niya. Yan, saksak ko muna yung aking ano para mahinang natin yung aking soldering iron. Yan mga kaibigan, painitin muna natin para natin hinang yung pyesa niyang lumuluwag ito. Sige, mag-resolder tayo mga kaibigan. Resolder. Yan. Subukan natin maghinang ng kanyang ano mga kaibigan. Mga pyesa. Kasi medyo lumuluwag. Ayan mga kaibigan, i-ano natin, hinang natin kanyang pyesa. Ayan mga kaibigan, hinang po tayo, mainit na kaya. Tayin natin mag-init yung aking soldering iron. Ito yung kanina mga kaibigan, yung kapasitor. Ito. Dalawang kapasitor po ito. Ito.
capacitor. Mainit na kaya? Yun, umiinit na. Hindi pa masyado. Yun, kaibigan, umiinit na. So, matigas to. Palitan natin yung medyo malambot na ano, lead. Matigas yung isang lead na nabili ko. Piki. Piki yung lead na yun. Ito, mga kaibigan, resolder ko na. Yun. Para sure tayo. Yun. Capacitor. Capacitor. Mga kaibigan, sa capacitor. Ito pang isa. Sa likod. Ito, mga kaibigan, yung umuuga. Yun. Yun. Ano na natin lahat, mga kaibigan, resolder natin mga pyesa niya para sure tayo. Mga kaibigan, yan. Kasi minsan naglulos yung ano, mga pyesa niya, mga kaibigan, sa tagal din ng ano paggamit, nag-iinit yung ano, yung PCB board. Ito po yun, nag-iinit po ito, lumuluwag yung mga hinang. Ayun, ganun, naglulos connection yung mga ano, yung mga pyesa niya. Mga kaibigan, resolder lang tayo muna para malaman natin mamaya kung under na ito, kung gagana. Kung hindi, maaari ang tama yung tuner. Mga kaibigan, mga kaibigan, putol ko muna po yung aking video para mag-resolder tayo. Putol ko muna, mga kaibigan, para mag-resolder tayo. Ito na, mga kaibigan, natapos ko ng i-resolder yung kanya mga ano, pyesa. Kasi marami pong mga naglulus connection ng mga pyesa. Na-resolder ko na at naibalik ko na rin yung kanyang ano, yung kanyang ito, binalik ko na ng maayos. Tapos tingnan natin kung aandar na ito, mga kaibigan. Kasi ang naging problema po nito, nag-lose connection yung mga hinang, yung mga pyesa. Kaya ganun, sa sobrang gamit din, mga kaibigan, siya yung hinang niya parang lumalambot pag sobrang init. Kasi sa araw-araw ba naman ginagamit ang isang telebisyon, kaminsan yung hinang medyo na lulusaw din sa sobrang init. Kasi yung lid po, natutunaw yun. Halos maghapon siguro ginagamit yung telebisyon nito ito, kasi medyo matagal na rin na stop. Ganun ang ginawa ko. Wala naman po ako pinalitan na pyesa. Ayun po, ni-resolder ko lang. Nag-okay naman po siya, mga kaibigan. Kaya subukan natin kung okay na, kung under na po. Kasi kinabit ko na po siya sa ano, cable at saka yung ano, yung mga wirings niya. Titingnan natin, mga kaibigan,
baka sakaling ayos na siya. Siya mga kaibigan. Ito yung television na Sharp. Mga kaibigan, i-power na natin para makita na natin kung andar. Mga kaibigan, power. Standby. Ayan mga kaibigan, nakapower na. Ayan, okay na mga kaibigan. Maging normal na po. Maayos na o. Makakapanood na tayo. Yung po ang naging problem niya mga kaibigan. Nireshoulder ko lang yung mga pyesa niya. So, okay na po siya. O, ilipat kong channel. Ayan mga kaibigan. O, ganda na. Normal na po isang TV nito. Yan. Ganun lang mga kaibigan, ang naging sira niya, reshoulder ng mga sala ay mga piyesa. Okay, mga kaibigan, salamat po ulit sa inyong panonood. Huwag po kalimutan i-subscribe ang aking channel. Share and like. Paki ano po yung notification bell, paki pindot lang po. Para madagdagan po ang aking mga subscriber. Salamat po sa inyong panonood. Bye bye. God bless. Ingat po. Okay. Madagdagan na naman ang aking ano. Pa-20 ano na yun. Pa-26. Parami lang ang parami. Dami. Ay, saan ang kapag di na po siyang video. Patatagandaan nila yung channel ko. Malay mo, baka tayo magkapira. Balikan mo kayo dito pag nagbawa ko siya tayo. Bibigyan ko kayo ano. Sana ko hindi na maayos, naayos din. Ano lang, tiyaga lang. Tiyaga, oo. Dati naman ako nag-ayos talaga ng kanyang television. Nung nasa tarnak ako, dahil nagpapayos mo. Tsaga-tsaga lang. Malay mo, mga ano ko yung 1,000 subscriber. Oo. Pag nga ano ko na yun. Pati pa lang nga, 1,000. Kailangan mga ano, 50,000 na subscriber. O kaya 1,000. Ang parang mga kayong sahod, ano? Oo. Tingnan ko si Rapi Tom po, wala pa kalit na sahod niya. Yan si Cobra, malaki sahod nun. Million-million views eh. Hirap ibalik. Ha!
Ayan. Ha? Ayan. Hindi niya kamatik yung sana niya. Yung spacer niya nilagay, yung bawa. Hindi niya kamatik. Oo, malaki. Inano lang dito yung nalila. Gumawa ng? Yun, yung lagay din. Saan yung ano niya, remote niya? Ha? TV nila. Para matesting. Hindi, wala naman dyan. Ano na? Ibinigay man namin sa kanya lahat ng nais niya. Ngunit hindi niya magagawa, sinasabi ninyo. Napatayin ko na. Ano, nagkakamali? Ha? Okay na. Okay na. Pagod. Pag sumawag ka